Thank you mga kaibon. Welcome back sa YouTube channel natin. Kumusta po kayong lahat mga kaibon? Today, panibagong video tayo. At sa video na to mga kaibon, wala muna tayong YouTube tips. Dahil for today's video, nandito tayo ngayon sa Pililla Rizal. Nag-ride tayo ng short ride mga kaibon. Para naman maiba naman yung mapapanood ninyo mga kaibon. Pero huwag kayong mag-alala, palagi pa rin tayo mag-upload ng mga YouTube tips dahil alam naman natin na andami pa rin newbie ang gustong matuto sa pag-aalaga ng mga ibon. Kaya palagi pa rin tayong mag-upload ng mga YouTube tips sa pag-aalaga ng ibon. Pero at the same time, magra-ride muna tayo at paminsan-minsan gagawa tayo ng mga content na kagaya po nito mga kaibon. So kung mapapansin nyo, nandito tayo sa probinsyang probinsya at meron tayong nakita yun, no, si kuya. Merong dalang box si kuya. Malamang kalapati ang laman nito. Taga saan kaya to si kuya? Shoutout sa iyo kuya. Shoutout po sa iyo. Tingin ko kaibon, kalapati nga ang laman nito. Papakawalan, baka nagde-training si kuya. Kung hindi to hindi tayo nagkakamali, baka nag-aalaga rin to ng African Lovebird si kuya. So kalapati nga mga kaibon yun, pinakawalan na ni kuya. Yan, kalapati nga yung dala ni kuya. Nagde-training si kuya ng kalapati. Yun, dalawa. Pangalawa na yung pinakawalan. Dalawa. Dalawa lang, dala. Dalawa lang ata. Bali, dalawa lang ata dala ni kuyang kalapati. Or kaya meron pa siguro nandyan sa loob. Isa-isa lang yung pinapakawalan. Bali, dalawa pa lang pinakawalan ni kuya. Alam nyo mga kaibon, ito yung pinaka number one na spot ko kapag nagra-ride ako dito sa lugar na to papuntang Halhala Rizal. Dahil mga kaibon, talagang napakaganda rin ang makikita mo rito. Dito sa kabila, bundok, and then ito pala yan, ang daming baka. Yan, mapapansin nyo, ang daming baka. Dito rin sa kabila, ganun din, ang daming baka. Ang daming baka po dyan, at ang kabila po nyan, yun na po yung Laguna Bay mga kaibon. Nandoon na po yung Laguna Bay sa kabila. Kaya palagi tayo dito nga pumupunta. At ang kagandahan dito mga kaibon, ang kagandahan dito, hindi ganong abala yung kalsada. Konti lang po yung mga sasakyan na dumadaan, lalo na pag nandoon ka na malapit sa Halhala, konting-konti na lang po yung mga sasakyan dumadaan. At hindi ganong traffic yung mga bayan-bayan po nila. At yung kalsada napakaganda, purong derecho. Kaya halos dito tayo lagi pumupunta. At kung ikaw kagaya ko na may probinsya, kapag namimiss mo yung probinsya mo dahil pag pumunta ka rito, parang talagang talagang probinsya na, mapipil mo na yung para kang nasa sarili mong probinsya mga kaibon. Kaya tayo pumupunta rito. At dito tayo pumupunta. Yun, may pinakawalan pa si kuya. Bali tatlo, bali lima yung pinakawalan ni kuya. Dalawang hiwalay, and then sabay yung tatlo. So punta na tayo, diretso na tayo ng Taytay Rizal pa uwi. Shout out na lang sa iyo kuya, kuyang kalapatids. Shout out na lang po sa iyo, and ride safe. Nakamotor din si kuya. Nakamotor din si kuya. Nagte-training ng kalapate. So yun mga kaibon, na sana kahit ganito paminsan-minsan yung ginagawa nating content, sana po suportahan niyo pa rin po ako mga kaibon. Bali, pauwi na tayo.
mga kaibo natin dyan na mahihilig din sa ganito na nagra-ride, ride safe sa inyo. Alam nyo mga kaibon, bala ko sana na gumawa ng content na ganito, nagra-ride ako. And then kung hindi naman gaanong abala yung kalsada at long ride naman yung pupuntahan natin, bala ko sana gumawa ng content tapos ganito, sasagutin ko yung mga katanungan ninyo habang nagra-ride tayo. Magandang gawin yon kapag hindi kagaya nito, hindi gaanong abala yung kalsada, wala gaanong dumadaan, wala tayong gaanong kasalubong, para at least makapag-focus tayo sa pagbibigay ng tips and makapag-focus din tayo sa kalsada. Pero ngayon, hindi ko muna yung gagawin mga kaibon dahil first time ko lang gawin ng ganitong klase ng content. Sa mga susunod siguro, pag-isipan natin, pag-aralan kung pwede ba nating gawin yon na habang nag-ride tayo, sasagot tayo ng katanungan ng mga kaibon natin na newbie sa pag-aalaga ng ibon. Pero alam nyo naman na kung matagal na kayo sa YouTube channel natin, hindi talaga tayo sanay sa mga ganitong klase ng content dahil first time ko nga lang itong ginawa mga kaibon. Pero pag-aaralan natin sa mga susunod natin na ride kung pwede pa nating gawin ang ganong klase ng content na sumasagot tayo ng katanungan at nagra-ride tayo. Ito kasi mga kaibon, ito talaga yung hilig ko. Kumbaga, therapy ko rin to kapag nanulong ko tayo. Wala naman tayo naman. Meron tayong konting budget. Makakapag-ride tayo kahit short ride lang. Malapit lang. Kasi dito talaga yung pinupuntahan natin mga kagaya nito. Na talagang feel mo nasa sariling probinsya ka. Dahil kung ikaw ay isang probinsyano, makaka-relate ka sa ganito ng klase ng lugar na pupuntahan. So, yun lang mga kaibon na sana sa susunod gumawa man tayo ng ganitong content, sana suportahan nyo pa rin mga kaibon. Maraming salamat po sa inyong lahat. Happy birthday po sa ating lahat. God bless po sa ating lahat mga kaibon.